Good evening mga kapuso! Muling pinatunayan ni Direk Gina Alahar ang kanyang versatility as an actress. Mula sa pagiging caring and loving Lola Joy sa Startup PH, sasabak naman siya sa isang challenging and intense role sa anniversary episode ng Magpakailanman this Saturday. Yan ang chika ni Lars Santiago. No! Walang iyak ko! Pinatiwala mo kaming lahat? Isa lang ang eksenang ito sa mga nag-trending at pinag-usapan noon mula sa hit Kapuso Afternoon Prime series na nagbabagang luha. Tumatak sa marami ang matapang na karakter na ginampanan doon ni Direk Gina Alahar. Pero ngayon... Sige na, maupo ka dyan at papakainin na lang kita. Mapagmahal at maalagang si Lola Joy ng Startup PH naman ang kanyang binibigyang buhay. Sobrang welcome kay Gina ang role niya. Pero sa kasalukuyang takbo ng istorya. Nagbabanta ang lungkot sa buhay ni Lola Joy. Good boy found out na nawawala na yung paningin ko, and medyo nagtampo siya sa akin bakit wala akong hindi ko pinapaalam sa kanya para nang sa ganun nakagawa agad siya ng paraan. Sa pagkawala ng paningin ni Lola Joy, papasok ang mas madadramang eksena sa kwento. Emotions between Lola Joy and Good Boy, between Lola Joy and Danny, and Lola Joy and Davidson. Kung madrama ang mga padating na eksena ni Gina sa Startup PH. Sa Sabado, madrama rin ang pagbibidahan niyang anniversary episode sa Magpakailanman. Dahil nga habuli ng mga babae, so napagbintangan ng rape. So tatlong lalaki, tatlong anak niya ang may kaso na rape. Nagsisiganap bilang mga anak ni Gina sina Dave Bornea, Joaquin Dumagoso at Kim De Leon na pare-parehong naging malalapit kay Gina. Parang tunay ko silang anak kasi hindi sila nahihiyang yumakap, yung ganun ba. They're very touchy. And then siguro also dahil I have 3 boys, you know, at mga anak ko, puro lalaki, Ryan, Jeff, AJ. Exciting. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings.